Itong relay na to ay SPST mga parts, no? Single pole, single throw mga parts. Yan ha, na 5-pin relay, Bosch relay na Portugal. Yan po ang ginamit ko. So ayun mga parts, goods na tayo ito. Hopefully sana nakuha nyo mga parts. At pagpasensya nyo na kung medyo magulo yung wiring diagram na nakagawa ko ngayon mga parts, no? So ayun lang mga parts, no? Pero kung sakali na magawa nyo yan mga parts, actual, or magawa nyo ng diniyay nyo mga parts, no? Yun, good day sa inyo mga parts and welcome ulit sa ating channel. So para sa mga nagre-request ng wiring diagram mga parts, no, hopefully sana magawa ko ng maayos at hopefully din sana makuha nyo mga parts, no. So ayun mga parts, paliwanag ko lang muna kung ano yung mga nakadrawing dito mga parts. So sa ginawa nating wiring din nga kay Maiteng sa Nmax nga, no, since na may switch tayo mga parts, meron ako dito off park light saka headlight. Ito mga parts yung sa right handle switch ko, yung sa illuminated handle switch, tapos yung sa headlight mga parts, no, yung yellow black wire yon. Kinat ko yun mga parts, yan kinat ko kasi control siya ng ECU yan. Sana mga parts na gets nyo, ha, yan. Tapos isa lang nilagay kong MDL mga parts, no, assuming na apat yan o sabihin natin isang pares mga parts, para lang di masyadong maraming naka drawing mga parts, no. Tapos yung three-way switch, tapos yung voltmeter, CP charger, tsaka yung sa dual color ko mga parts, no. Tapos relay natin, tapos fuse. Ang fuse na ginamit ko dito mga parts yung 15 ampere mga parts, tapos battery. Tapos dito tayo sa may pinaka wiring harness mga parts. Hindi ko na dito sinama yung kung hindi naman kinailangan mga parts, no. Ang kinat lang naman natin yon yung blue block. Yan. Blue block. Bali yan. May cut na yan mga parts. Yan yung blue block. Yan. Ngayon mga parts, kung kayo magdi-DIY, pag nabuksan nyo naman yung wiring harness, hindi lang naman kasi blue block yung nakabugkos sa isang ano yan. May magkakasama pa yan eh. Banda dito yung karuktong yan. Meron pa siyang kasama na brown wire yan. Sa may ano siya, kumbaga sa ACC line din talaga siya kumuha mga parts, no. Pero dito na rin tayo kumuha ng pinaka trigger natin, no. Tapos green wire yan. Kung babaybayan niyo o ititrace niyo yung green wire na yan, pagdating sa dulo ng green wire na yan mga parts, yun yung meron din brown wire doon mga parts, no. So konektado rin siya sa ACC wire mga parts, no. Itong green wire na to, ito yung sa low natin. Tapos yung sa blue block natin ay naman yung sa pinaka high natin. Kumbaga, yun talaga yung pinaka sabi nating supply mga parts, no. Tapos sa brown wire, yan. Kung mapapansin nyo mga parts, pero ito medyo makapal yan, no. Makapal yung drawing dyan. Ayun yung parang bugkos mga parts kasi itong brown wire na to, dalawang wire kasi ang tumakbo dito eh. Yung isang wire doon, ito nga yung sa park light nga sa harapan. Tapos yung isang wire doon, rekta yon sa pinaka ignition line mga parts, yung isang brown wire din doon. So parehas silang dalawang kulay brown mga parts. Gamit na lang kayo ng tester, check niyo yung continuity test mga parts para sigurado kayo at wala kayong maging problema. Nakonektado tong brown wire na to doon sa pinaka park light natin sa harapan. Since na may bugkos yan mga parts, yan, may bugkos yan eh. May kasama pa siya pagdating dito, brown wire pa rin yan. Tapos, may kasama siyang blue wire mga parts. Ito naman yung sa tail light natin mga parts. Kung mapapansin nyo, pag once na on yun ng ignition switch mga parts, di ba? Bukas na agad yung park light nyo sa harapan, saka bukas yung park light nyo sa likod. So, ito yung blue wire na yan mga parts. Ngayon, kung napanood nyo mga parts yung actual natin kung paano ko ginawa, no, since na hindi ko naman talaga na kumpleto talaga mga parts yung actual talaga mga parts, kumbaga kung ano lang yung kaya kong explain doon, yun lang din yung ginawa ko mga parts. So magsimula tayo sa headlight mga parts. Sa headlight mga parts, kapag once na hindi nyo siya pinutol mga parts, so kinat, control siya ng ECU, saka may chance na masunog yung ECU nyo sa inyong motor pag once na hindi nyo siya kinat mga parts. Tapos erecta nyo siya sa body ground, tapos rekta ng battery. So ito yung papuntang headlight, tong wire na sa taas. So
So nag-connect ako ng wire dito, since nakat na nga siya. Tapos rekta ko siya sa body ground. So, pang body ground, nag-connect ako ng wire papuntang negative ng battery. So ganun yung ginawa ng connection mga parts. So magiging magulo yata itong pinaka wiring diagram na magagawa ko ngayon mga parts, no. Yun mga parts, no. So tapos na tayo dun sa headlight. Ganun ang connection na ginawa ko mga parts, no. Tapos ang gamit kong relay dito mga parts, ito yung Bosch relay mga parts, no. Hindi siya yung transparent na relay na usually dating ginagamit ko, no. Ito yung SPST mga parts, no. Single pole, single throw mga parts, yan ha, na 5-pin relay, Bosch relay na Portugal, yan po ang ginamit ko. Ngayon, bahala na kayong gagamit kayo ng ibang klaseng relay, basta ito yung ginamit ko para siguradong matibay talaga mga parts, no. So yan, magsimula na tayo mga parts, no. Yun, since na tapos na tayo sa headlight, basta ganun ginawa ko sa headlight mga parts, no. Tapos gamit ako ng fuse na 15 ampere, yan, nalagyan lang natin ng connection, positive fuse papuntang number 30. Yan. Sa wire gauge pala mga parts, gamit kayo ng 16 gauge dito sa number 30 natin, no. Yan, putang fuse yan. 16 gauge. Tapos same din sa mga ground na gagamitin, no. Yan, body ground tapos papuntang battery. Tapos pag yung mga papunta na dito, kahit mga 18 gauge signals na tayo diyan. So ayun mga parts, no. Tuloy tayo. Tapos naman, yung sa blue black mga parts, yun nga, kinat ko yun. Tapos yung green wire, kinat ko din. Tapos yung brown wire, kinat ko yun mga parts, no. Tapos yung sa blue black natin mga parts, ang tinakbo nang sa number 87, ito, number 87 na to, pumunta siya, dito sa number 87, sa gitna, dito siya kinunek. Yan. Number 87. Yan, yan ang connection. Tapos yung kaputol ng mga parts, ito yung pinaka trigger natin, no. So bakit hindi siya brown wire? Kung matitrace yung anito mga parts, yung pinaka dulo nito dito isa pag mas na binuksan niya yung wiring harness, karoktong yan mga parts, kulay brown wire din mga parts, no. Kumbaga halos lahat ng mga kinat natin pati dito sa brown wire, pati sa green wire, may mga connection niya sa brown wire. So ginawa natin, niles natin yung mga connection nung mga nakatap sa accessory line natin mga parts. Tapos itong isang blue wire na nakaputol nung isa mga parts, kinunek ko siya dito sa number 85 or 86, choice nyo na mga parts, na saka choice nyo rin kung anong gagawin yung body ground dyan. Yan, yun ang connection mga parts, no. So sana man na-gets nyo ng mga parts. So, napakadali lang din naman ito. Tapos, dito naman tayo sa green wire mga parts. Sa green wire, naku, medyo masikip yata. E, kunonekta ko siya sa existing wire doon sa may right handle switch ko. So medyo magiging masikip yung connection ko. Pero dito lang natin padaanin yung wire. Since na-cut na naman siya dito. O dito, yan. Mag-cache lang. So, dito siya. Medyo masikip nga lang, pero ayos yan. Connection niya. Doon. Sa headlight switch. Yan. Yan, mga parts. Good style dyan, no. Tapos naman, yung kaputol ng green wire mga parts, yan yun na yan, secured yun na, balutan nyo ng electrical tape mga parts. Tapos yun naman tayo sa park light, tsaka sa park light dito sa harapan, tapos sa likod, ang ginawa ko yan mga parts, pinag-connect ko silang dalawa. Bali, magsisimula tayo dito sa park light. Yan, medyo magulo yata yung wiring ko ngayon ah. Connect, tapos magka-connect dito sa tail light. Yan sa mga parts, na gets nyo ba? Yan, medyo magulo ngayon pero hopefully sana maunawaan nyo, no. Ulitin ko lang ulit, itong part na to mga parts, ito may bugkos pa to dito eh.
Ang karuktong naman ito, parang brown wire din naman to. Basta may brown wire pa ditong nakakumpul yan mga parts eh. Tulad nga sabi ko kanina, marami nakatap talaga sa ACC wire. So ayan mga parts. So ayan, goods na yan. Brown wire dito. Meron na tayong park light para lang magkaroon ng patayan yung harap at likod sa park light dito sa right handle switch to mga parts. Kung sa mga domino switch naman, halos ganun din mga parts. I-trace nyo lang saan yung wiring nung ano nyo sa pinaka park light nyo. Alam ko yata isa mga domino switch na sa left handle switch yun mga parts eh. Makita nyo naman madali lang naman din makita yun mga parts. Kasi aralin nyo lang mga parts yan. Tapos syempre itong number 86 natin, ito na yung magiging ground natin or negative. Tapos erecta nyo rin siya sa negative ng battery. So yan, ganun lang. Napakasimple lang din ng mga parts, diba? Ganyan lang naman ang ginawang connection yan. Tapos yung sa mga accessory ko, ayun, to yung isang number 87, i-connect ako na siya sa main switch, tapos yung isa sa positive ng ano, ng voltmeter, ito. Diretso na to sa MDL mga parts, dito na ang connection niya na. Alam niyo na yan, tapos yung sa positive ng voltmeter, connect nyo. Tapos CP charger, connect nyo. Tapos yung dual color, tapos syempre may switch yan eh. Kayo na bahala maglagay ng switch. So ganun lang naman, diba? Napakasimple lang naman yung connection niyan mga parts, no? So yun, yun lang. Tapos nga pala mga parts, may nag-comment din kasi paano naman kung stock na handle switch. So ganito naman ang connection mga parts. Ito yan, ganyan mga parts, no? So hindi ko na sinama yung ano mga parts, ha? Hindi ko na sinama yung sa headlight. Basta ganun din ang gagawin nyo sa headlight mga parts. Cut nyo yung yellow wire, rekta nyo sa body ground, tapos magpadakpo kayo ng wire sa negative. 16 gauge wire din ang gagamitin nyo. So ganito lang din naman ang connection dito mga parts. Halos parehas lang din naman mga parts, sa pinagkaiba lang nagkaroon lang din naman talaga ng switch mga parts. So number 30, rekta nyo siya dito sa fuse. Ito mga parts yung ano, ha, walang patayan yung headlight mga parts. So yan mga parts, di ba? Yung green wire tapos yung blue black na pinutol nyo, kahit pagsamahin nyo na yan mga parts, wala naman magiging problema dyan eh. Pagsamahin nyo na yung wire na yan, pagsamahin nyo tapos erecta nyo sa number 87. Yan. Tapos ito papunta to ng 85, papunta siya sa isang blue block. Yan mga parts, na gets nyo ba? Yan. Tapos gusto nyong i-relay din tong blue wire tapos yung brown wire, kahit pagsamahin nyo lang din ulit siya mga parts. Paano ko ba pagsasamahin yan? Itong wire na to tapos itong wire, yan sya na kayo, ha? Hindi ko na masyadong inayos, ha? Tapos dito nyo i-connect number 87. Yan, ganyan. Tapos ito yung ground. Tapos ground to negative ng battery. Yan, ganyan lang. Kung ngayon kung may mga isang ano kayo, accessory, binating mini driving light, kuha lang kayo ng supply dito sa number 87. Ganun lang. Nagets nyo ba mga parts? So ganun lang din naman kasimple, di ba? Pag yung kaibahan nga lang dito, pag once na pag on nyo ng ignition switch mga parts, nakabukas na agad yung headlight nyo. Yun yung ano, yun ang pagkakaiba sa may switch mga parts. Pero mas maganda siguro mga parts, sa tingin ko lang mga parts, kailangan meron kayong patayan ng headlight kung ganito yung gagawin yung wiring connection mga parts, para hindi masyado nabibigla yung headlight pag start nyo mga parts. So yun mga parts, sana na gets nyo mga parts, no? Ito yung sa ano, sa walang on and off switch o park light. Ito naman yung sa may mayroon mga parts, no? So halos parehas din naman yung connection yan mga parts, no? Yan. At sana naunawaan nyo yung wiring diagram na ginawa ko.
Yan mga parts, ganun lang daman yan. So ayun mga parts, goods na tayo ito. Hopefully sana nakuha nyo mga parts. At pagpasensya nyo na kung medyo magulo yung wiring diagram na nagawa ko ngayon mga parts, no. So ayun lang mga parts na. Pero kung sakali na magawa nyo yan mga parts sa actual, or magawa nyo ng DIY nyo mga parts, mayroong mga pagkakataon mga parts tulad na sa akin mga parts, no. Napansin ko, although nawala na yung puga ko, yung kaandap-andap na headlight ko, pero pag once na bumubusi na ako mga parts, ano pa rin siya mga parts, umaandap-andap pa rin siya. Pero ginamit ko na siguro mga 5 araw na mga parts, nabawasan yung pag-ano niya, yung pagpukak-pukak nung ilaw niya pag bumubusi na ako. Hindi na siya ganun kalakas dati pag bumubusi na ang mga parts. At talaga pumupugak talaga yung headlight. Pero ngayon mga parts, kunti na lang mga parts. Kumbaga, mahina na yung andap ng ilaw pag bumubusi na ako mga parts. Siguro kailangan lang sigurong gamitin muna ng gamitin mga parts para lang magkaroon ng stable yung, sabi natin, ma-stable yung current niya sa pinaka headlight natin mga parts. Lalo-lalo na mga parts yung sa headlight natin, yung sa blue black mga parts. Kasi kung mapapansin nyo sa ginawa kong video mga parts, no, nasunog na yung wire na yun mga parts. Kaya siguro nahihirapan yung kurente na pumasok dun mga parts, kaya naging kumbaga umaandap-andap siya. Pero gamitin lang siguro ng gamitin yun, magiging stable din yung flow ng kurente dun. So ilan siguro for today mga parts, no. So hopefully sana nakuha nyo yung dalawang diagram na ginawa ko, no. Itong diagram na to, ito yung sa meron akong patayan ng headlight, park light mga parts. Ito naman, kung yung stock lang talaga yung gagamitin nyo. So, hindi ko na sinama dito yung sa headlight kasi basta ganito lang din gagamitin nyo sa headlight mga parts, no. Cut nyo yung yellow wire, cut nyo yung sa body ground, tapos magrekta kayo ng wire sa negative ng battery. 16 gauge mga parts gamitin nyo. Same din sa positive mga parts, no. Papuntang relay, 16 gauge mga parts. So halos pares lang din naman yan mga parts, oh. Nagkaiba lang mga parts yun nga yung may switch mga parts, no. Tapos kung gusto nyo magkaroon ng connection yung mga accessory nyo, magtap lang kayo ng wire dito sa 87, tapos yun, connect nyo na sa mga MDL nyo or sa mga dual color CP charger, voltmeter mga parts. So ayun lang mga parts, no. Hopefully nakuha nyo mga parts, no. So ayun lang for today mga parts, no. Like, share and subscribe na lang, saka pakiclick na lang ating notification bell para update kayo sa kada video natin ina-upload. So ayun lang for today. Salamat!